Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kasi kung ayaw mo magpahirap. Kung ano-ano pa ang sinasabi mo, huh? Alam ko naman ang iniisip mo. Wala kang pakialam kasi hindi mo siya tunay na kapatid. Kaya, ang pakiramdam mo, masasayang lang ang pera mo. Ipapadala ko yun sa kanya para may panggastos siya. Naku! Konting halaga lang ipinagdadamot mo pa sa kapatid mo. Ay! Paano nasasabi na isang doktora na katulad mo na sumusuko na siya? Ikaw kayang lumagay sa kalagayan niya na kinabukasan ng pamilyang nakataya. Ano sinabi mo? Nagawa na namin ang lahat. Tama na. Huwag na nating pilitin ang hindi naman magyayari. Pwes, kung ganon, hiwalayan mo siya. Ano? Ay, nako. Hinaan mo nga yung TV. Mahina na yan. Ay nga pala, sis, tumawag si Mr. Bong. Hinahanap ka niya. Ang sabi niya, hindi ka niya makontak. Ganon? Ano sabi mo? Ah, edi ang sabi ko sa kanya, hindi rin kita makontak. Ay. Dadating dito si Sandra. Kanina pa ako tumatawag sa'yo ah. Saan ka ba nagpunta? Huwag mo na nga akong tanungin. Masakit ang ulo ko. Aray. Ay. Ang sabi ko, hinaan mo ang TV. Hoy, nana. Sis, siya nga pala. Di ba, sabi mo sa akin, babayaran mo na agad ako? Ano kasi? Wala pa kasing pumapasok na pera sa account ko eh. Alam mo namang hindi ko pa natatapos yung trabaho ko eh. Bakit naman kasi kailangan mong problemahin ang problema mo? Alam mo kasi, sa ngayon napakarami ko pang pinoproblema. Alam mo ring importanteng matapos ko yung drama. Kapag hindi ko natapos yun, lagot ako. At dahil hindi mo pa natatapos yun, hindi rin ako makakasahod. Ha? Hindi naman siguro tama na maghirap ako dahil sa marami kang problema at hindi mo matapos ang trabaho mo. Tama na! Ano bang gusto mong gawin ko? Mangutang ako para mabayaran ka? Ganun ba? Oo! Bakit hindi mo kaya gawin yon? Nakakaimis ka! At di panoorin mo! Tingnan mo sila! Nakakatawa talaga sila! Oo! Nakakatawa! Tingnan mo ginagawa nila! Tingnan mo mama! Ikaw! Ano bang sabi ko? Hinaan mo yung TV! Kanina pa ako nagsasabi nun! Ang kulit mo! Ano bang problema? Problema? Ikaw! Ikaw ang problema ko! Aray! Ikaw ang problema ko! Sis, sigil mo na yan! Ano ba kasama na yan? Bakit mo siya pinapalo? Ikaw! Tama na! Ano ba problema? Hindi ko na talaga kaya nangyayari sa buhay ko! Wala nakakaintindi kung gano'ng kahirap ang pinagdadaanan ko! Tumigil ka na nga sa mga ginagawa mo? Mahiya ka naman! Nandito na si Sandra! Hindi man lang pinapahalagahan ng mga anak ko ang ginagawa ko para sa kanila. Sige na nga, papatayin ko na. Hindi nyo naiintindihan kung gaano kahirap sumulat ng drama. Wala na akong maisip. Ay, nako. Babalik na lang ako. Katulad niyan, tama ako, hindi ba? Ang nag-iisang anak kong babae, hindi ako mandamayan sa problema. Nakakainis! Bakit, ma? Ako ba nadamayan mo na? Ay, nako! Ano ba namang klaseng buhay to? Sandali lang! Huwag mo akong iwan!
Ano ka ba? Nakakahiya. Ay, sige na. Apo ka! Lola! Uy! Nahilok sa ginawa mo. Kumusta naman ang maganda kong lola? Teka, anong ginawa mo dyan sa buhok mo? Tsak, mapapagalita ka na naman ng papa mo. Hayaan ko lang naman siya. Pero lola, lalo yata kayong gumaganda. Siguro ngayon may boyfriend ka na. Ikaw talaga, binobolan mo na naman ang lola mo, ha? Sino yung kasama mo? Oh, kaibigan lang. Kamusta po? Ako po si Karen. Karen, anak! Mama? Carlo, siya ang mama ko. Ma, siya yung sinasabi ko sa iyo. Kumusta po kayo? Siya nga pala, siya po ang lola ko. Kamusta? Hindi ba anak ka ni Melba na natagasuan? Ikaw si, Martha po! Kita mo nga naman, ang liit talaga ng mundo. Hindi ba, ha? Wow, matagal na pala kayong magkakilala ng lola ni Carlo. Kapalaran, ang ibig sabihin, tagay kami ni Carlo! Ang alam ko, galing talaga sila sa isang mayaman at disenteng pamilya. Anak, alam mo ba kung anong business ng pamilya nila? Hindi po ako sigurado eh. Pero ang alam ko lang, napakayaman talaga nila. Talaga? Sa bagay, kita naman kung paano sila manamit. Ay, matalik na magkaibigan sila ni Mama. At parang tunay na anak na rin ang turing niya sa akin nung bata ko. Ay, nakakahiya naman to. Si Carlo may sariling sasakyan. Ayos lang yun. Hindi naman nila nakitang sumakay lang tayo ng bus. Anak, ano? Nagde-date na ba kayong dalawa ni Carlo? Sabihin mo. Hindi pa nga po eh. Pero mangyayari din yun. Ah, naku, napakagaling mo talagang pamilya, anak. Biruin mo, hindi lang siya galing sa isang mayamang pamilya. Napakagwapo pa. Mukhang artista. Kaya lang, mukhang hindi po kami bagay eh. Masyado siyang perpekto para sa akin. Ano ka ba? Huwag mo nga sabihin yan. Ang gawin mo, Ganun, huwag mo lang pakawalang. Ano ba ang relasyon mo sa babaeng yon? Nag-date na ba kayo? Bakit po? Hindi ba pwede? Seryoso ka na ba sa kanya? Naniwala naman po kayo kaagad. Nagbibiro lang po ako. Siyempre naman hindi. Nasa tamang edad ka na para magpakasal. Nasa iyo na ang desisyon ng lahat ng yon. Huwag po kayong mag-alala. Hindi na ako interesado sa mga babae. Galit pa ako sa kanilang lahat. Tingnan mo to. Pwede ba naman yon? Siguro labasted ka na, kaya ganyan ka. Alam mo, kailangan mo din pag-isipan niya ng mabuti. Ano? Ayaw mong makinig sa payo ng lola mo, ha? Sinasabi ko ang lahat ng ito para din sa kabutihan mo. Sandali, lola! Tumatawag na ang papa mo. Kunwari pa siya, hindi rin naman pala makatiis. Hello, anak. Kumusta? Hindi na, Mama. Hindi ko na siya kailangan kausapin. Magkikita naman kami. Sige, Mama. Ipinapangako ko sa'yo na uuwi ako na maaga. Pangako yun. Okay.